mamamasyal ka mamaya, sama mo si Inday. Ayoko nung dadampot ka ng lalaki at nagkikipaglandian ka. Doon ka magpapasama. Uy, ang dami-dami ginagawa ni Inday dito, no? At saka kaya ko na maalagaan yung sarili ko, eh. Huwag mo na ako lalahanin, no? Balesa, hindi sa pinagbabawalan kita sa mga gusto mo. Pero isipin mo, akong alkalde ng bayang ito. Ayoko kinapapahiya. Ngayon, kung gusto mong magtagal dito, sumunod ka sa akin. Maliwanag? Kijun naman, eh. Kijun. Baba mo nga yan. Eh, para kang palakang nakabuka ka riyan. Eh, paano ako magpe-pedicure na kaganyan, ano? Hindi naman pwede yun. Siyempre, kailangan taas yung... Pero ayusin mo yung upo mo. Eh, paano nga? Eh, kung may makakita sa'yo, magkakapit mo. Tingin mo yan. Ibaba mo. Ay, naku. Paano nga ako magpe-pedicure yung baba... Sinabi na, ibaba mo yung paa mo. Ano ba yan? Ayaw mo ibaba, ha? Sige. Dalkin, may sakit si Anton. At hindi ko siya mapilit na umuwi dito. Nag-aalala ako sa kanya. Sunduin mo na siya, Dalkin. Hayaan mo siya magkusang bumalik dito. Ano ka ba naman klaseng ama? May sakit na yung anak mo? Nakikipagmatigasan ka pa? Ang anak mo nagmamalaki, hindi ako. Dalkin, ako na nakikiusap sa'yo. Alang-alang sa akin. Nilakad kami ni Mayor ngayon. Huwag mo ako istorbohin. Pupunta. Elena, huwag ka umalis. Istorbo lang ako dito. Ano ka ba? Para yun lang eh. Hindi yun lang, Dalkin. At isa pa, wala na rin naman akong silbi sa bahay na ito eh. Isang ka pupunta? Sasama ka sa anak mo. Iiwan ko kayong dalawa. Elena, huwag kang ganyan. Pati pa naman ikaw. Ako nahihirapan sa mga nangyayaring ito eh. Hindi ko na kaya mamagitan sa inyong dalawa. Sige. Kung yan ang gusto mo kakausapin ko sa Anton, huwag ka lang umalis, Elena. Huwag mo lang akong iwan. Inay mo, sumasama ang loob. Naiintindihan niya ako. Ba't ako? Ba't di mo ako maintindihan? Na ano? Na pumatay kayo dahil sa akin? Dahil importante ka sa akin. Kung importante ako sa inyo, dapat alam niyo na masasaktan ako sa ginawa niyo. Hindi ka dapat masaktan sa ginawa ko. Bakit hindi? Buong buhay ko,
Wala akong ibang pinangarap. Kundi maging katulad nyo. May prinsipyo. Anton, alalahanin mo. Hindi ka pwedeng pakainin ng prinsipyo lang. Hindi ko kayang ipagbili ang prinsipyo ko kahit wala akong makakain. Ayokong sisihin niyo ako pag ginutom ko kayo. Na hindi ko kayo kayang buhayin. Tanungin niyo nga tayo yung sarili niyo ngayon. Masaya ba kayo? Dahil hindi namin kayo sinisi? Dahil napakain niyo kami? Anton, matanda ka na. Pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, saka mo lang maintindihan. Kung magkakaanak ako, at susundan ko ang yapak niyo, kung magagalit siya sa akin, maiintindihan ko yon. At maiintindihan ko rin kung tuluyan ang mawala ang respeto niya sa akin. Ay, sumama. Elena, wala na akong magagawa pa para pauwiin dito anak mo. Nilalagnat pa ba siya? Yung mga gamot niya, nainom niya na ba? Kinain niya ba yung mga ninalakong pagkain para sa kanya? Elena, huwag mo na masyadong alalahanin. Hindi na bata yung anak mo. Alam na niya kung ano makakabuti sa kanya. Tayo ba, Delphine? Hindi na ba tayo makakabuti sa kanya? Mawawala na ba sa atin ang anak natin? Sweetheart, gusto ko sana kasing lumabas ngayon eh. Nabubore na ako dito sa bahay. Sweetheart, hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka na muna lalabas ng bahay? Lalo na, ganyan na suot mo. No, you look so sexy. Bakit ito na nga the best na suot na damit na pwede ko isuot eh? Oo, Timuto. Nagtampo agad. Ganyan. Ikaw naman, nasasabihan lang naman kita. Huwag ka naman magagalit. Alam mo naman, malapit ka nang maging Mrs. Mayor, kaya kinakailangan ng bawat salita mo, bawat kilos mo, ay disente. Ha? Yan na. Kaya ba, hindi mo ako pinapakilala sa mga kaibigan mo kasi hindi ako mukhang disente? Hindi naman, ikaw naman. Magtampo ka agad. Hindi ganun na ibig sabihin. Ang gusto ko lamang mangyari, matuto ka makipag-usap sa tao, matuto ka makiharap. Yung bang etiket. Ano naman ako eh. Ay, siyempre, dadagdagan natin yun. Oh, ganun, ganun. Basta sir. Love kita, love mo. Sir! Okay? Ano ba? Basta misigaw ka. Ano yun? Sorry po. Kasi po, nandiyan na po yung teacher ni Vanessa para sa social studies. Social graces, tangi. Yun na rin po yun, sir. Oh, sige, papasukin mo, dala mo. Opo. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Wala po! Wala po! Pasensya ka na dyan sa mga katulad. Sa pinagalitan, ano bang diferensya ng social studies sa social studies? Ay, malalaman mo. Basta't ikaw tungkol sa mga katulong. Huwag mo makakasin, ha? Basta importante, maintain lang mo. Good morning, Mayor! Ay!
Good morning, Mrs. Nandicho. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga tama po yung pag-uusap sa tao, tamang pakikiharap. Mrs. Nandicho, si Vanessa. Good afternoon, Cecil. Ano yung ginagawa mo? Uy, Aljebian, ha? Magaling ako dyan nung high school ako. Alam mo, kung gusto mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Magaling talaga ako dyan. Will you please shut up? Ano ba talagang ayaw mo sa akin? Ha? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Tinatanong mo ba? Okay, sige. Kung hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo. You're insensitive. Or maybe you're just plain stupid. Ano may nakikita ko ibang tao sa loob ng pamamahal ko? Ruben! Maring Tessie, palagi na lang kayo nag-aaway mag-asawa ng dahil sa amin. Siguro mas mabuti kung alis na lang kami dito. Pasensya ka na ha kung nabulabong namin kayo. Isa naman kayo titira. Bahala na. Kesa naman palagi kayo nag-aaway mag-asawa tayo sa amin. Pakisabi na lang kay Ruben. Sorry ta. Naabala namin kayo mag-asawa. Thank you.
nga, anak. Aalis na tayo dito. Elena, bilib naman ako sa asawa mo. Siya pala ang nagsabi kay Mayor na illegal recruiter yan si Mrs. Sanidad, kaya nahuli. Alam mo, may balita ka na ba? May bago na asawa si Mayor, batang... Nako, batang-bata! Ang asawa mo ba eh? Mabait ho ang asawa ko. Ano mo bang bibili niyo? Isang buting mantika, tatlong sibuyas. Sandali lang ho. Celia, puro kamalasan ang dumating sa buhay niya. Pati bahay nila na rin mata. At pinapaalis na sila sa tinitira nila ngayon. Kawawa na. Saan na kaya titira yung pamilyang yan? Marivic, nahihiya ako sa inyo, pero wala na ako ibang malapitan, kundi kayo na lang eh. Kung pwede sana, makikiusap ako kung maaaring makitira muna sa inyo. Kami ng pamilya ko, wala na kasi kaming ibang matiran eh. Oo nga eh, nabalitaan nga namin yung nangyari. Eh, yun lang pala eh. Hayaan mo, kakausapin ko na lang yung mami ko. Mabait naman yun eh. Salamat ha, Marivic. Marami-marami salamat. Okay lang yun. Sus naman to. Paano, umuwi na lang tayo, okay? Tapos na yung problema, ha? Oo nga. Tara. Talaga oh. Tignan mo yung Esperanza niyan. Masyadong madrama. Edith, si Esperanza na naman ang nakita mo. Bakit ba? Wala namang ginagawang masama sa yung tao, kaya pwede tigilan mo na lang siya. Hay nako, Cecil. Huwag mong sabihin kakampi ka na rin niya, ha? Sa
Salamat. Thank you.